joy to serve you all, my beautiful, beloved, and brilliant Yuzana family. Woohoo! Another evening again that I'm bonding with you and world-class international mega speaker tonight yet again. And indeed, great things start small. And this new distributor's orientation is no other, because we always, always put forth great effort and giving great value to you. Hello, Coach Louie, the DNA Empire, and our business partners all over the world. I'd love to give a shout out to Level Up International and every power teams who are in the house. Hello, Coach Bless, Coach Shirley in the house, and to our newly enrolled business partners and associates. Welcome to our world-class family. It's such a joy to have you here. All right, amazing, amazing. Awesome that really, really all of you are pumped up, so energetic to be with us tonight. But before anything else, I'd love to see your beautiful and handsome faces. Hindi naman pwede mag-start tayo nang hindi natin na-reflect ang ating beauty. Together with our notebooks and pens, thank you. Coach Rex in the house, Kay Bastasa. Oh, with your lovely cap. Ay, gusto ko yan. O, diba? I really love it. And we also have Coach Ken in the house as well. Okay, make sure that all of the fellow tycoons, business, of course, gurus are all in. I could really testify that people who are all in are intentional in learning by showing their faces. Ibig sabihin lahat talaga tayo all out. And we also have Coach Vianney, all right, in her awesome glasses. I love it. Very sophisticated glasses. Gusto ko yan, o diba? And of course, can I see your notebooks to make sure that all of us are duly ready and our amazing pens, because it's twice and 10 times the learning when we have our pens and paper. All right, so we also have Coach Victoria. Awesome. Oh, diba, nakikita ko na mga CEOs ko in the house. Diba? Nakakatawa. Ang maganda talaga sa atin, no, we are creating our streams of empires and inspiration through Yuzana Health Sciences. True health, true wealth, our life, our way. Awesome. And we are also live in various platforms, so you could also see and of course have the recording as well. And Coach Jam in the house, thank you so much for coming. And welcome once again to our new distributors orientation, wherein our independent distributor council, our diamonds, really thought of the best ways for us na simula pa lang ng business natin, alam na natin kung paano natin gawin masterfully. But before anything else, I'd love to give the floor to the gorgeous and fantabulous sales manager for Mindanao, none other than Miss Michelle Arcancelin. Miss Michelle, the floor is yours. Hi, good evening. Good evening, everyone. Thank you very much, Maris. No, I've been watching Maris from the very start, no, of this NDO. And we are very, very happy. Once again, it's a Saturday evening. And congratulations to everyone for joining us here. You might have plans of going somewhere, but you choose to be here to learn, all right? Am I right? Can you please type 1 in the chat box if you are here to learn? Ayan, ang dami-daming associates natin ngayon, most especially. May I know, no? Type 2 naman, if you are new to this business. Can you please type 2 in the chat box if you are new to this business? Ayan, sobrang dami ng mga bagong associates natin ngayon. Actually, you are in the right place, all right? You are in the right training because like what Maurice mentioned, that this training is have really been taught well by our Independent Distributor Council. No, sila talaga ang nag-isip ng ganitong training for us to start our business right. Okay, at the very start of our business, kailangan alam natin ang pasikot-sikot and we have an idea kung ano itong pinasukan natin. All right, so hindi ito basta-basta business. This is a serious business and this can somehow, no, in the future, if you really are serious about this, you could change lives of other people and you may also change lives, no, ng mga friends mo, ng mga relatives mo, and those you meet along the way, no, sa inyong journey. And very, very important that we attend, no, trainings like this, most especially for those who are new ones, no. So the title, no, we are going to focus on great things start small, right? This evening by our Diamond Director, RV Villanueva. Very important, no, but because when we start, when we are about to start new things, when we are about to discover new things that we
we plan to do seriously, no? We kailangan talaga nag-uumpisa tayo dun sa we sa scratch or we start from somewhere else na talagang wala tayong alam. And this training, no? This training is really are for everyone. Ayan. This training is really for everyone. So I hope, no, you also you will learn a lot from this training. You get bits and pieces. No, hindi naman kailangan lahat, no? At least you will be getting some important details or important topics or important key points that our speaker will be sharing to us this evening. Very, very important key points, very important learnings that we have. And we are going to continue this until the hanggang matapos ang taon, no? To give really our new associates an idea or learning as soon as they start their USANA business. But before we move on to our training, before we move on to our new distributor in orientation this evening, let me just share with you very important announcements, no? Of course, we are now, no, in our momentum bonus, no? Last 2 weeks, no, natapos na yung ating 4 weeks ng ating momentum bonus. Remember, this momentum bonus will run for 6 weeks. All right. So the promotion is open to all goal directors and below, no, associates enrolled January 1 of this year. And the associates must generate 100 commission volume points. These are the commission volume points that you get every week, no, or above, no, and for 4 consecutive weeks. Now, what do you get if you have 4 weeks na nagkaroon kayo ng 100 commission volume points? Not exactly consecutive, but at least 4 weeks, no? Yung 6 weeks ninyo, no zero week, and then 4 weeks, 4 out of 6 weeks, if you have 100 commission volume points, you get to earn a momentum bonus of $100 come December 17 of 2021. Napaka very early Christmas gift to everyone, all right? And if you are talagang napakagaling mo and you will be able to perfect, no, yung 6 out of 6, you get 6 weeks wherein you will earn 100 commission volume points, you get to have a momentum bonus of $150 this December 17. All right? Pumapalakpak si Lawrence, si Rex Llanes, very excited siya, no? Thank you very much, sir. I can see your excitement there. So there should be no zero week. No, no, there should be no zero week for the whole 6 weeks. And associates must be commission eligible, of course, no? Kapag bayaran na or when it comes to payout, no, kailangan commission eligible kayo on December 17 for you to be able to receive your momentum bonus. Ayan. So that's an additional $100 or $150 this coming December. So 2 weeks to go, no? 2 weeks to go before we end this promotion. Let's maximize this. Actually, this momentum bonus is really a great way for you to start 2022, no? So we are gearing towards the end of 2021, and it's very important na wag nating pakawalan yung momentum natin for 2021, because this is really a good start for us to really take off our 2022 USANA business. All right? So I hope very excited kayong lahat. And not only that, no, we have already concluded, okay? We have already ended our leadership summit in Japan. No, natapos na po siya kahapon or today, no, yung deadline ng ating leadership summit Japan, the destination already ended today. And now we are moving on to our next destination for the leadership summit. Just always remember, no, please always approach your sales managers, your customer service representative if you want one-on-one trainings on how are you going to qualify for the leadership summit. So our leadership summit next destination is going to be yung cutoff natin is going to be December 3, which is this week na, umpisa na siya ngayon, until May 27. That is a total of 26 weeks. Okay, it will end. It will start December 3, commission cutoff week, pero umpisa na siya ngayon, and it will end on May 27 of 2022. So that's a total of 26 weeks. So where are we going
to where are we going in the next leadership summit? We are all going to Maldives. All right. So we are going to Maldives. Our next destination for the leadership summit is going to be in Maldives. No, narinig ko na, naririnig namin, no, mga balibalita, open na daw ang Maldives. And there are a lot of associates who would really really want to go here, no, nasa bucket list nila to, and this is really one travel destination for everyone talaga. So I hope you plan ahead, no, you plan your 13 weeks, you plan your 7,800 commission volume points, and then we go to Maldives, no, next year. Ayan. So that's it right now for our new distributor orientation. Yun lang po ang aking very, very important announcement to everyone. And now I'll be bringing back the floor to our very pretty host, Maurice. Thank you so much, our gorgeous and fantabulous, once again, sales manager for Mindanao, Ms. Michelle Arcansalin. I just love how our USANA corporate team are so approachable, very helpful, competent, and caring. Talagang susuportahan nila talaga lahat ng mga business and dreams natin. Yun nga talaga si USANA, no? They always over-deliver and surprise us with lots of bonuses, lots of help, and lots of love. So thank you so much that we are really in the best company ever. Could you please say thank you naman sa USANA? Kasi alam mo talagang every time that I'm in a company, I really feel that we're well taken care of, we're really loved, and there's a billion-dollar business that could give to us everything. Of course, coupled with our hard work, perseverance, and of course, leadership. Kaya nga leadership summit, guys. Let's go to Maldives. I'm so excited that I can see all of you live. All right. Thank you, Sana. We love you, Sana. We love you, Zana. Thank you so much. All right. Fellow tycoons, are you ready to rumble tonight? Could you please type ready? Dahil ako ready na ako introduce the speaker natin. Perfect. So I can see all of the ready in the chat box all over the world. USANA family, let's go. Our world-class keynote speaker for tonight, graduated Bachelor of Science in Nursing. And take note, this is his employment background. Wala po siyang employment background. And in USANA, he made waves as one of the Philippines' top income earner, USANA Asia Pacific top pace setter creator, USANA Asia Pacific top growth, and our USANA diamond director. Ladies and gents, family and friends, could you please type hearts and lots of fire in the chat box as we welcome Mentor RV Villanueva. Mentor RV, our diamond director, the floor is yours. Thank you, Maurice, for that warm introduction. Napakagaling naman nito mag-host. Grabe. So, I'm very excited na makita din siya sa big stage ng USANA at siya yung keynote speaker natin. Definitely, she'll gonna be rocking the stage. And of course, sa announcement ni Ma Michelle, no, definitely, it's really exciting for those people who just started USANA or maybe you are running for that momentum bonus. It's very helpful. And I would really agree na sobrang importante yung $100 consistently because it's gonna be determining, no, how would you start your 2022 talaga, no? So if you really wanted to have a phenomenon next year, of course, 2022, sobrang importante talaga yung magiging performance natin sa last 5 cutoffs na USANA, no? So imagine 5 cutoffs na lang tayo, no? 5 weeks to go before the year ends, and panibagong taon na naman, pero hindi man natin siguro nakuha lahat ng mga goals natin, hindi man sumang-ayon lahat ng mga plano natin. Alam mo yung bagong taon talaga kinire ito para magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Pero importante, ano yung disiplina at ugali natin, no, na bit-bit para mabago talaga natin or matupad natin yung mga bagay na ginugusto natin at inaasam-asam. Tama? So before I start, may I encourage everyone talaga to please turn on their cameras because it's very, very important for you to be putted in a learning position because naniniwala ako kung ano yung attitude natin habang tayo ay nag-aaral. Ito din yung magiging attitude natin kapag mag-a-apply na tayo nun. Learning is different from applying. Always remember that, di ba? So bakit mag-ganun? Kasi imagine nyo, di ba? Sometimes I know some of the people dito nakakaranas na ng mga offline training kasama ng kanilang mga leaders and mentors, no? So, total, dahil mix naman na tayo, this is the new normal, offline and online, and nasa online tayo ngayon, let's all be participative. Para ngayon, mas tumaas yung retention rate natin, mas marami tayong naaalala. I remember 10 years ago when I was starting USANA, just like Maris told you guys, no?
hindi ako nag-work. So I was just one of the people na fresh graduate, nangangarap, di ba, nagbabaka sakali dito sa sana, walang skills, walang, alam mo, walang personality talaga to become a business owner, no, to become an entrepreneur. But napakalaga na sa akin ng mga natutunan ko during the NDO moments. Iba't ibang mga mentors, iba't ibang mga successful people, alam mo yun, yung pinapakinggan ko, hindi lang dahil para present ako doon or may attendance ako doon at makilala nila ako. Siguro ang pinaka-purpose doon talaga is ma-note ko, no, kung ano yung mga sinasabi nila at maisulat ko para pag dumating yung panahon ako na nagki-create na talaga ako ng organization or may momentum na ako, alam ko yung mga sasabihin ko, alam ko yung mga ituturo ko sa mga future distributor ko. Kasi ang isip ko that time when I was starting, long term na kaagad, hindi ko tinitingnan yung sitwasyon na madami pa akong kakulangan, hindi pa ako marunong dito sa USANA. Kaya ang intention ka talaga at that time is umatend ako ng mga maraming NDO, sino yung mga successful na mga tao dito, ano yung mga successful na mga best practices din nila, no, na pwede ko makopya, no, lalo na kung ano yung mga fit sa personality ko at ma-innovate ko yan para pag dineliver ko sa aking mga future distributors and downlines, alam ko yung sinasabi ko and may pinagbabasihan. Tama? So for those people who are starting, I just wanted to congratulate all of you. Because nandito kayo kasi para matuto talaga, right? And doon sa mga tao naman, of course, oh, some of your coaches are, alam mo, nag-PPM sa akin, they wanted to attend my NDO, but of course, dahil hindi kami magkaka-teammate. So maybe this is the chance for you to be able to see, no, how different teams conduct their NDO, but basically it's almost the same, guys. It's almost the same. Right? Siguro yung nag-iiba na lang how we deliver, kung ano man yung personalidad namin. And siguro bago talaga ako magsimula, I just really wanted to congratulate USANA Philippines. This week really is a big one, no, for USANA Philippines, the entire USANA corporate team, for closing the deal and making it official, 'di ba, na tied up tayo ng Philippine Basketball Association. Right? Ako, hindi man ako, alam mo 'yon, hindi na ako masyado nakakanood ng PBA, pero bata pa lang ako, no, sa mga kapanuhunan po ni Jaworski diyan, no? So yung mga tumatawa, mga kapanuhan ni Jaworski, panoon po nila Marlo Aquino, and sa generation ko, sila Mark Kagiwa, di ba? And sa present na po ngayon, syempre nila L.A. Tenorio, our ano, no, USANA Elite Ambassador. So kung makikita nyo, PBA is really a definite, a huge league and competition place, so, dito sa Pilipinas. And for us to be tied up dyan, it just shows na how credible and how big USANA. And dun mo makikita din, no, how competent our corporate team, no, for locking in that deal. No, nakakabilib lang talaga. So, guys, could we type in the chat section that we are loud and proud, di ba, sa USANA? Could you type loud and proud po? Di ba? So, dun mo makikita gaano kaganda ang USANA, di ba? Yes, loud and proud USANA talaga tayo. Imagine mo sinong direct selling or MLM company yung gagawa niya na sobrang mainstream yung tied up niya, no? And doon mo makikita din yung mga athletes din in PBA talaga really trust their health with the number one vitamin brand dito sa Pilipinas. Alright, so enough with the introduction. Let's start, no? Kasi ang pinaka-main purpose natin talaga dito is lahat tayo ay matuto, no? At ma-remind talaga how would we build our USANA business talaga successfully, right? So, ginawa ang NDO talaga para sa mga taong wanted to gain back their momentum or maybe to learn, no, how they really expand their USANA business and build it properly, no, for it to be profitable and sustainable, right? So, my name is RV Villanueva. Of course, I'm going to be making a little bit of introduction about myself later. But I just really wanted to congratulate everyone, especially for those people. I've seen mga tao kanina nagtatype yung mga bago dito. Maybe 1 or 2 weeks ka pa lang dito sa USANA. Congratulations for making the right decision. Hindi ka po nagkamali. Isa po ako sa mga magpapakatotoo na nabago po ang buhay dahil po sa opportunity na to. In terms of health, no, mas naging health conscious tayo and it's because of the income potential po ng negosyong ito. Right? So welcome po, no? And I hope you would really be successful in those aspects po, in health and in wealth. Right? So congratulations. Welcome po sa USANA because you really made the right decision, right? So ito po yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. 5 bagay lang naman po talaga i-highlight natin, no? Our outline of discussion would be number 1, it's today's reality. Ano ba yung mga nangyayari na ngayon sa paligid natin, sa environment natin, no? Okay? So
Ayan. So kung ano po yung nangyari sa environment natin, bakit yung mga tao nagko-consider ng mga another source of income katulad ng inasahan na? And bakit na yung mga tao talaga, even though na may full-time job sila, despite the fact na nabibusy yan, may mga, alam mo yan, may inaasikaso yan sa pamilya nila. Very open pa din, right? So malalaman natin yan, okay? And pangalawa, of course, tungkol sa industriya and tungkol sa USANA, bakit ba napakagandang masimulan ng ganitong klase or ma-involve tayo sa ganitong klaseng industry? And sa laki ng industry na to, bakit USANA yung kailangan natin papili, no? Or bakit USANA is yung the best? Kailangan maintindihan natin yan para maintindihan din natin, right? And mabuild yung confidence natin kung ano man yung gagawin natin dito, no? Hindi tayo mahihiya, right? So we're gonna be discussing about USANA, about the company profile and products, right? And then the compensation plan. And of course, fourth one is about the things that you need to understand and ano ba yung kailangan mong gawin. Naintindihan mo na kung ano yung industriya, naintindihan mo kung ano yung meron dito sa kumpanyang to, no? Paano kumikita, ano yung mga produkto niyan, pero ano yung kailangan kong gawin para ma-expand ko to, para mabenta ko maybe yung mga product, makapag-sponsor ako ng mga business partners ko dito. Ano yung mga kailangan kong maintindihan, yung mga basic na kailangan kong gawin, no? For me to become successful in this business. And panglima, ano yung sistema na kailangan kong maintindihan, yung mga basic system, no, na dapat na apply ko, right? Of course, maybe it will matter somehow dun sa mga teams, no, but basically ito po yung standard lang, right? You could innovate naman and maybe you could consult to your coaches and mentors naman at the end of the day, right? So, of course, before I start and giving tips, I just wanted to make a little bit of introduction about ourselves, no? So, along with mentor Florence, no, we started USANA a decade ago. So, imagine, no, 10 years ago. Di ba, yung nagsimula kami sa USANA, fresh graduate lang kami, wala kaming trabaho, nagbabakasakali, wala kaming pera, di ba, walang work experience. Kinikwento ko to para maisip mo, baka iniisip mo yung mga tao nagiging successful sa USANA. Ito yung may mga matitinding connection, ito yung mayayaman na or maybe magagaling talaga yung magsalita. Kasi may mga ganitong klaseng connotation. Tama ba? So gusto ko mapakita sa inyo, yung nagsisimula ako, hindi ako magaling. Kaya nga siguro, I would really, relate dun sa topic natin ngayon. That great things from small things. Right? So because when I started, bukod dun sa small ako dati, sobrang liit ko at payat ko. Tapos bata ako, no? Hindi nag-matter kung ano man yung kakulangan ko eh. Right? Hindi ako nakatingin kung ano man yung i-exert kong mga effort or kung mahihirapan man ako. Alam ko, bawat opportunity or endeavor na papasukin ko naman, lahat yan, may hirap yan sa simula. Tama? Pero ang importante sa akin, naiintindihan ko ano yung mga posibilidad or ano yung mga chances na pwede mangyari sa akin kapag ito ay naiintindihan ko, na-master ko, at na-work out ko ng maayos. Tama? So doon ako nakatingin kung ano yung pwedeng bumalik sa akin. Hindi ako nakatingin doon sa alam mo yun, sa mga kakulangan ko, ano yung mga limitations ko. Kasi nga sinasabi ko, gusto ko ma-imagine mo, baka parehas tayo, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, parehas tayo ng sitwasyon. Wala kang pera, wala kang connection, wala kang alam sa pagne-negosyo, di ba, wala kang work experience, na-realize mo yung pagka-join mo ng USANA, nagtatry ka ngayon mag-invite, nagtatry ka ngayon na mag-alok, parang hindi pala mayayaman yung mga kausap ko. Ah. Di ba? Sino mga nakaka-relate dito? Parang, yung mga nasamahan ko ba, pare-parehas pala kami talaga, no? Para tayong muchas grasas. Alam nyo ba yan? Alright? So, kung makikita mo, even though na maybe ganun yung starting point mo, ang importante lang dito talaga is ikaw determinado ka. Kasi naging ganun lang din kami. Determinado kami matuto. Right? Kasi alam namin, kapag ito, naintindihan namin, na-master namin, maintindihan namin yung pasikot-sikot dito at naging successful kami, grabe yung balik. No, kung kinukumpara namin, kumbaga at that time, sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko to itutuloy, ano ba yung mangyayari sa buhay ko? Diba, kumbaga, at that time, syempre, kahit pa paano naman, nakapag-aral kami, college graduate naman kami parehas. No? Kumbaga, na-predict namin, kung hindi namin itutuloy ang USANA opportunity namin, ano yung mga possible options namin? Diba, kumbaga, kung titingnan namin yung mga na maiiwan na options sa amin, malamang magtatrabaho kami, siguro magtutuloy-tuloy kami mag-nursing or mag-ibang bansa kami. 'Di ba? How many years bago makaalis ng bansa? How many years bago ka makapromote? Kumbaga ma-anticipate mo 'yan. So, sa amin yung ginawa namin 'yan, sabi ko, wala namang masama siguro kung mas lalakas ako yung loob ko na mag-USANA kasi at the end of the day, kung hindi ko to itutuloy, ito yung ending ko and hindi naman ako masyado magiging happy so ano yung possible results na pwedeng ibigay sa akin ng ibang offer. Opportunities.
lalo na kayo, mga taong nanonood at mga nakikinig po ngayon, right? It is something na kailangan ma-realize po natin, right? Gusto ko lang din sabihin po, no? Uy, nag-ano lang po yung AirPods ko. Pero, anyway, if sabi ko nga, importante yung willingness mong matuto. Sabi nga po ni Zig Ziglar, if you're not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. So it's very, very na tayong lahat open-minded tayo. Tandaan nyo po, imagine nyo, yung mga taong nag-skydiving, yung mga tao po nasa himpapawid at gumamit po ng parachute. Diba? In order for that parachute to work, no, para gumana po yung parachute, anong kailangan gawin po nung ano, no, nung diver, right? O yung nandun po, maybe emergency yung nasa situation niya, anong gagawin niya? Diba po, gagamitin niya po yung parachute na yan, i-open niya, right? So ganun po yung brain po kasi natin. Hindi, wala pong mangyayari sa atin, walang bagong knowledge, wala tayong bagong matututunan kapag tayo hindi natin i-open yung mind natin sa mga bagong principles, sa mga bagong techniques para yumabong pa yung pamumuhay natin. Would you agree? Right? So I hope I'm making a lot of sense po. Now, so for those people who just started with Yusana, ito pinapakita ko po ito, hindi ito para sa amin or maybe iangat po yung sarili namin. Diba? Gusto ko ito mapakita sa inyo para you could have an idea, no? Because sabi ko nga kanina, just like you, alam mo yon, inakyat po namin yung ladder of success dito sa iyo sana. Right? Hindi po kami magaling. Right? So sana hindi mo yun ano, na maisip na magaling kaagad kami. Nagsimula po kami, bata kami, school director. It took us a while to rank advance. Diba? It took us a while to transition from one major milestone to another. But ang importante lang talaga doon is yung tuloy-tuloy ka, yung hindi ka susuko. So meron talagang wisdom doon eh. Right? Na yung basta hindi ka susuko, pero ang importante doon, ano yung mga ginagawa mo, lalo na yung hindi ka pa nasa harvest season. Right? Yung learnings, di ba? Learnings doesn't stop dapat. Yung growing ng sarili natin doesn't stop dapat. Right? So, ito, para ma-picturize nyo, no, pag ikaw, pinagpatuloy mo yung sana at umabot ka sa Diamond Director, ano yung mga posibilidad, ano yung mga chances? Because habang tinatrabaho po namin itong mga major milestone po dito, itong mga rank advancement na ito dito sa USANA, importante dito, more than doon sa income, yung nagiging kami along the process. Diba yung pananaw namin, yung character namin, nagbago na, how we manage money, hindi lang po yung natututunan, kumbaga kumikita kami ng pera. Kung ano yung gagawin namin sa perang ito, how would we contribute in our families and community? Diba natututunan din namin yan, right? So sabi nga po ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility. So it's something that I really appreciate talaga, right? So kasabay ng mga advancement nito, kasabay ng mga potential income po na yan, no? Right? So, syempre, kasabay po na ito yung mga travel incentive din, no? So, I really appreciate yung Yusana because habang binibuild natin yung negosyo at tinatamaan natin yung mga milestones na to, meron silang bonus. So, meron silang program para rewarded pa tayo lalo. Always remember itong mga travel incentive na to and mga rank advance, it really takes hard work. Baka inakala mo upon joining, kikita ka na. I'm sorry to say, hindi siya ganun. It requires effort. Diba? It requires for us to develop our leadership. It requires discipline and diligence, right? But sabi ko nga, as long as ginagawa natin yung trabaho natin dito, magka-qualify at magka-qualify tayo dito. And dadating yung time, ikaw naman din yung nagsasalita dito, ikaw naman yung kasama mo yung family mo, nagta-travel kayo, right? You're gonna be ano, exploring the different culture sa ibang bansa, ano, na makikita mo na malaki pa pala yung pwede ikaunlad ng Pilipinas. And yun yung magpapa-excite sa'yo na nakikita mo napakaraming opportunities pa dito sa atin, no? So more than sa mga travel incentive na yan, of course, right? Ang gusto ko ma-highlight sa inyo, sa amin ngayon, especially for this year, one thing that I really enjoy more than of course the commission, the impact that I do with my organization is really the time that I spend with my family. Last year I remember before all our alam mo yon yung mga nung highlight ng advancement namin with all the alam mo yon highlight ng mga milestones namin from last year. I remember last year, pinanganak din yung youngest son namin. So, alam mo yun, but syempre, nagtatrabaho tayo. Syempre, para sa kanila din in the future. So, alam mo yun, medyo na-sacrifice ng konti yung time spent, no? And siguro yung pag-enjoy kasama ng pamilya. But this year talaga, one thing din na sinasabi nga ni Ma'am Sherry sa amin, no? It's good lang din na ma-enjoy mo yung mga bagay na pinaghirapan mo over the last 5 years, no? Ma-enjoy mo yan this year. So, I'm very happy to experience and
kung wala po yung USANA sa amin, no, or hindi po, wala po kami sa USANA, I don't think na mag-i-improve or magkakaroon po kami ng ganitong classic option na nasa crisis or pandemic pa din tayo. Right? So pinapakita ko to sa inyo because dumating man sa in the future na magkaroon tayo ulit ng mga crisis, ng pandemya, o kung ano man dilubyo yung dadating po sa buhay natin or sa pamilya natin. No? As long as we are in the right opportunity, magkakaroon pa rin tayo ng mga possible mas magagandang option at hindi tayo ganun ka-affected. So katulad na lang po ng USANA. Alright? So I hope you guys are getting inspired. Now, of course, hindi ko po to mararating, right? And wala pong tao na dito sa USANA na naging successful na walang team na tumulong sa kanila, walang mga taong nag-guide sa kanila. So I'm very grateful. Okay, sa team ko, alright? And maybe kung ano man yung team niyo dyan, let's all be grateful na meron tayong team na alam mo, na sumusuporta sa atin. So imagine niyo na lang po, no, hindi nagmamatter dito kung ano yung pangalan or kung saan team ka nakabagay, no, or you are part of. Ang importante po dito is ikaw na nagsisimula, hindi ka pa magaling, pero meron mga taong willing magturo sa iyo, may mga tao magpo-push sa iyo para ma-reach mo yung potential mo, may mga taong gagabay sa iyo, no? Para ma-master mo yung mga kinakailangan mo dito sa USANA. And meron kang mga accountability, mga partners na nakikita mo, sila din ang nagiging successful because of this platform. Ikaw din ngayon, no, kakapit ka at lalaban ka kasi kung nagagawa ng mga kasabayan mo, ng mga teammates mo, definitely magagawa mo din yan. Alright? So let's all be grateful and let's all listen. Whatever that the team is promoting, alright, are requiring us to do, 'di ba, attend trainings, attend meetings, 'di ba? They have gatherings or maybe ngayon may mga offline gatherings na, 'di ba? Let's participate because ito yung mga ganyan mga ginagawa, yung mga pinaplano ng mga teams and leaders natin. Ay ito para sa ikayayabong natin, para sa ikasasuccessful natin yan dito sa USANA. So all we have to do talaga is to really submit, no, listen to the program. And of course, kung nagpo-promote yung team natin ng about USANA, di ba, ito yung mga kailangan natin attendance. Siyempre, lalo na natin yan dapat nagpa-participate tayo. Right? Because the success of USANA is also the success of our team and the success of ourselves. Right? So I hope it, alam mo yun, nagtatranscend sa atin lahat yan. And na we will note natin. Right? So again, if you guys ready, could you type 1 in the chat section kasi sisimulan natin yung proper MBO natin. Right, could you type 1 in the chat section kasi sisimulan na natin. Right? So, ang galing naman ng mga tao kasi very participative, no? Let's keep it that way. Every time may sasabihin ako dito na tinatamaan ka or maybe para sa mga distributor mo, mga teammate mo nakasama dito, mag-react ka lang diyan. Huwag kang mag-atubili, magsabi ng tama diyan. Huwag kang mahiya na magsasabi diyan ng 'di ba na you agree. Kasi the moment that you express yourself, napapakita mo talaga, no, and mas na-own mo yung moment na yun. And nakikita ng mga teammates mo that you are really in a learning position and sila din makakopy nila yan. And dadating yung time, sila din nagcha-chat-chat na dyan. Right? So yung iba kasi, syempre, pag bago ka, ano ka pa, nahihiya ka pa. Ayaw mo mag-turn on kasi baka husgahan yung ano, itsura mo, hindi ka pa naliligo, hindi ka pa nakakain, or yan, nagpa-plancha ka pa dyan, di ba? But it doesn't matter naman as long as willing ka talagang makinig eh. Right? So yun yung importante sa nakikita ng mga teammates mo, ikaw din bilang upline or bilang isang teammate. Diba responsive ka? So sila din gaganahan din. O si ups, o si coach, nagre-response. Diba? So huwag tayo mahiya dyan. Right? So let's go. Diba? So siguro yung mga tao nang sisimula dito or bago ka pa lang or maybe may lumusot man. Alam mo yun, gusto mo matin ng orientation ng USANA, iisip-isip ka pa dyan, no? Kung para sa'yo ba to. Yung isip mo din, bakit ba yung mga tao nagjo-join talaga sa USANA? Despite the fact, paminsan yung industry niyan binabash. Or even sometimes, yung USANA nakakaranas din ng pangbabash. Pero bakit ganon? Hindi nahihinto yung mga taong nagjo-join dito. Right? Diba? So, kung makikita mo, yung mga tao talaga nagjo-join dito, nakita ko po sa loob ng isang 10 taon talaga, ito yung mga tao talaga, number one, they are well-researched. They are well-researched about the industry and the of the company and our products. So, nagjo-join sila. Pero more than doon sa mga sinabi ko, mga tao talaga na i-involve sa ganitong klaseng business or opportunity, ito yung mga tao talaga goal-driven. Yung hindi sila, hindi naman sa hindi sila nakukontento, pero hindi sila nagsisettle for less. Right? So inaaral nila, willing silang pumasok neto kasi nag-aasam talaga sila at nag-ahangad pa sila ng improvement sa pamumuhay nila. Tama ba? So kung ikaw sa mga taong dito na nag-join sa opportunity na to, congratulations kasi ang top 3 talaga ng mga reasons or maybe yung gusto talaga ma-workout ng mga taong na-involve sa USANA ay number one, of course, because of their health.
Diba? Gusto nilang improve yung health situation nila. Of course, with our best products. No? Alam naman natin yan. Hindi na kailangan i-memorize ang gano'ng kaganda ang produkto ng Yasana. Diba? So, yung health. And gusto ko lang sa yung highlight kung bakit ba importante yung health. Number one, kasi deserve mo maging healthy. Kasi hardworking kayo, diba? Goal-driven ka. Deserve mo na paghirapan niya. Deserve mo na i-enjoy lahat ng pinaghihirapan mo. Okay? And pangalawa, deserve ng family mo maging healthy kasi lalong-lalo na sa mga magulang mo, sa parents mo. Kasi babawi ka pa sa kanila. Diba? So, pag dumating yung time na successful ka na gusto mo, hindi pa sila mahinang-mahina. Gusto mo, kaya mo pa silang mapatravel, gusto mo silang malagay sa beach, maparanas yung mga fancy restaurants, mapaayos yung bahay nila, magkaroon sila maybe ng sasakyan, no? Right? So, para bivisit nila yung family mo or yung mga apo nila, right? So, kung ano man yung bago mga achievement mo, milestone sa buhay, makikitain ng family mo. That's why, it's very, very important na maalagaan natin yung kalusugan natin. Okay? And pangalawa, for part-time and business purposes. Diba? So, naiintindihan natin kung ano man yung trabaho natin ngayon, no? And yung kinocompute natin na medyo hindi siya sapat, hindi tayo nagsisettle na hanggang gano'n na lang. Hindi tayo nag-excuse na pagod na ako sa trabaho, ayoko na mag-part-time. Diba? Despite those pagod, ang importante sa'yo, hindi yung ine-exert ng effort. Yung sinasakripisyo mo ngayon na maybe mas mahabang pahinga at tulog. Diba? Importante sa'yo ngayon, magkaroon ka ng part-time opportunity para magkaroon ka ng add-up income at mas makasave ka at mas magkaroon ka ng magandang options, no? And pangatlo, business. Kung sakali man nandun ka na sa position na gusto mo na makapag-resign, magkaroon ka ng diverse business, diverse investment, or maybe nagpe-prepare ka for retirement, ito yung mga magagandang stepping stone, no? Na low capital siya, but once na maaral mo, diba, mas mababa yung risk. Diba? Ang kailangan walang gawin is pagpatuloy, mag-effort, mag-training, and dadating yung time, magiging high-yielding din siya, magkaroon ka ng high-income opportunity. Tama ba? So I hope marami kayo natutunan dyan and na-absorb nyo kung bakit nyo kailangan gawin and bakit may mga tao nag-join, patuloy na mag-join. So iniisip mo, baka market saturation na yan. Diba? So imagine mo na lang yun. 10 years ago, asal lang naman ako. Diba? 10 years after, ito na. Diba? So huwag mo iisipin yan. 'Di ba? Day in and day out may mga taong nangangailangan ng magandang products, 'di ba? Naghahanap ng mga paraan to enhance their health and naghahanap ng isang opportunity para mabago yung buhay nila. So yun sana never stops, 'di ba? Na maglingkod para sa atin. Okay, so all we have to do is to do our job talaga is to educate people about our platform. Now, kung ikaw naman din no, nag-iisip ka, right, napapaisip ka na yung opportunity ba nang to para sa akin talaga. Diba? Or maybe kinakabahan ka, no? At nagdadalawang isip ka na ano kumbaga nangingibabaw ba yung takot at duda natin. Siguro naiintindihan ko 'yan. And maybe some of the people ay nag-hesitate din mag-join. It's also because of this same reason. So maybe this is not your cup of tea. Hindi mo to linya. You are engineer, you're an accountant, lumaki kang introvert, 'di ba? Yung family orientation niyo, ano yung upbringing niyo, lahat kayo medical practitioner, majority nag OFW. Tapos ikaw all of a sudden napadpad ka, direct selling opportunity ka pa. 'Di ba? Wala naman sa linya mo 'yon. Tapos syempre, all of your family members and then yung mga kaibigan mo huhusgahan ka. 'Di ba? Sa dami ng pwede mong pasukin diyan, 'di ba? Nag-graduate ka pa man din ng ganitong kurso. Tapos magtitinda ka lang ng vitamins, mag-aalok-alok ka ng ganyan. 'Di ba? Minsan nakakahiya yan. Diba? Dahil hindi pa naman natin linya. So, sa akin, hindi importante kung ano yung linya. Diba? So, katulad ko, nursing ako, wala naman. Although, somehow, makakatulong yan about the product knowledge. Diba? Mas madali kong maintindihan. Pero at the end of the day, if you're gonna be successful in this platform, diba? Kailangan may i-develop mo yung entrepreneur mindset and skills mo. Right? So, pag ninegosyo. So, wala akong alam about sales and marketing and business. Right? So, even though na hindi ko siya linya, importante, naiintindihan ko kung ano yung may idudulot na kabutihan nito sa pamumuhay ko. So, doon ako nakafocus. So, yung fear of judgment na baka mahusgahan din ako more than na sa hindi ko linya ito, it's correlated, di ba, kaya ko siyang i-absorb. No, hindi importante and marami talaga mga pangarap or madami mga miss out opportunities sometimes na nangyayari sa buhay ng isang tao kasi madalas iniisip nila, no, kung ano yung sasabihin ng iba, whether kapamilya or kaibigan. Right? So sana hindi tayo malimitahan or matupad natin yung mga pangarap natin, no? Matupad pa rin natin yung mga pangarap natin at hindi mag-matter kung ano man yung opinion ng iba.
di ba, sana yung opinion nila, no, would not really affect our decision making in our lives. Kailangan tayo matuto tayong pangatawanan natin yan. And pangatlo, siguro hindi ka agad mo ma-priority or kinakabahan ka neto, no, nung kuma-workout mo siya kasi naiintindihan mo din, no, may work ka, may responsibilidad ka, nagbabayad ka pa ng bills. Di ba, kaya ko ba talaga ma-workout to, yung energy ko, yung savings ko, yung may paikot pera ba ako dito, di ba? Or maybe may emergency pa naman ako ngayon na ina-attendan, or maybe may nangyari biglang ano na emergency sa gitna ng USANA journey mo, ma-workout ko ba ito? Di ba? Or yun nga, forever busy ka na lang, nawawalan ka ng time sa USANA. So sana itong mga bagay na to, despite these limitations, no, ma-address pa natin siya correctly. And how? It's about number one, of course, by attending training, of course, by self-education, but it's really being resolved talaga, resolve. Okay, yung discernment natin to choose what's really good for us and what's not, 'di ba? So, kung nakikita mo malaking posibilidad yung pwedeng mangyari sa iyo dito sa USANA, of course you stay. 'Di ba? Huwag mo siya kaagad i-give up despite na sometimes nabibisi ka or kung ano man yung pinagdadaanan mo. Right? Kasi tandaan mo, no, dahil sa mga rason na yan or maybe mga valid reasons na pwede mong sabihin, right? Or alam mo yun, paulit-ulit na sinasabi ng utak natin, sinasabi natin sa sarili natin. Ito din yung magiging rason kung bakit somehow may stuck tayo sa sitwasyon natin or sa kalagayan natin. Especially kunyari ikaw, nararanasan mo yan, no, for quite some time na kasama yung pamilya mo, no, 5 taon na kayong broke, 5 taon, alam mo yun, sa panahon na imagine mo ikaw yung nag-aaral ka, lagi na lang ako yung gumagawa ng paraan pag tuition fee, yung panahon na ng kapatid mo ngayon, panahon na ng anak mo ngayon, hanggang ngayon gumagawa pa rin tayo, nagpa-promissory note pa rin tayo. And we should really evaluate, no, yung decision making natin kasi paulit-ulit 'tong sinasabi kung ano yung meron tayo ngayon, it's really because of our past decision making. 'Di ba? So kung para magbago at mag-improve yung hinaharap natin, kailangan yung sa ngayon natin ngayon, nagbabago yan. No, hindi pwedeng same diskarte, same principles pa din. Kung ano na yung kinaugalian ng pamilya, yun pa din. Sometimes, kailangan tayo mismo, lakasan natin yung loob nito. Sometimes, we go out of the way, no, kung ano man yung kinasanayan na ng pamilya. Kasi para may magbago, unless, kesa naman na pare-pares ko yung lumugmok sa kahirapan or ma-stuck at walang mangyari. Sana hindi yan mangyari, no? Hindi talaga yung mangyari. And hindi ka talaga, alam mo yun, mas stuck sa financial struggle. Yung paulit-ulit na lang yung nangyari, nandyan ka sa typical rat race cycle. And kung ano man din yung nadulot sa atin ng pandemyang ito, and we are really praying na hindi na pumunta dito na naman yung bagong variant ng COVID, no, yung galing sa South Africa and Europe. No? Siyempre, sana hindi na natin yan, mapanalangin natin para next year, mas lumawag na tayo at bumalik tayo sa, ano yun, sa mas magandang pamumuhay at wala na masyado naghihirap pa. Pero, yung mga lessons sa atin, no, lalo-lalo na almost 400 tayo ngayon dito nakikinig. Yung mga ano ba yung mga lessons na nabigay ng COVID? Yes, about health. 'Di ba, number one 'yan, no? Importante na healthy talaga tayo, pinapangalagaan natin 'yan, no? Ano yung kinakain natin, exercise, supplement, vitamins sa katulad ng USANA na tinitake natin para enhance lagi yung health natin at di tayo makaiwas tayo sa kung ano mga virus at maprolong yung buhay natin. And pangalawa, it's really about, alam mo yun, income opportunity, hindi tayo handa. Di ba? Na, sino ba naman yung makakapredict? Di ba? Na magpa-pandemic, na magla-lockdown, mababawasan yung sahod natin, mawawalan tayo ng trabaho. Hindi naman natin napapredict yan. Right? Pero, kung ano man yan, hindi man tayo naging handa at hinarap natin at buhay pa rin tayo ngayon, dapat yung mga karanasan natin yan, hindi na mauulit sa hinaharap. Di ba? Sana baunin natin yan na importante we have a diverse income opportunity, 'di ba? Na hindi tayo dapat nagsisettle sa isa lang, 'di ba? Kung may ganitong klaseng opportunity katulad ng isa, napasukin natin 'yan kasi pwede makatulong 'yan sa atin. 'Di ba? Sa hinaharap, okay? So I hope you guys are really learning. And bakit ko sinasabi lahat ito? Kasi sabi ko nga, ang realidad ng buhay ay ito talaga. Maybe ngayon contented ka, siguro a little bit of reality lang talaga, no? I'm gonna be tapping your shoulders, guys. Maybe for those people na maybe na age group ko, you're maybe in the 30s, or maybe for those people who just graduated as well, na who started USANA, you are in your early 20s, no? So maybe your family, your parents are proud of you. May trabaho ka, 'di ba? Lalo ngayon sa hirap ng buhay, kumikita ka 30,000, 40,000, 50,000. Siguro ang tap in the shoulder ko sa inyo diyan, guys,
it's 2021, turning 2022. If you're earning like 30, 40,000, try to imagine yung income bracket mo pala, middle class. Right? Ang middle class na pala ngayon, sabi ng Philippine Institute for Development Studies, 40 to 76,000. Imagine mo, yan yung middle class. Kaya pala, right, of course, sa community natin, ang dami din naghihirap kasi yun yung middle class eh. Diba? So if you're earning maybe you're contented 25,000, 30,000, 35,000, ayaw pa natin magbanat ng puto. So maybe reality check tayo. Diba? Kung ganito lang yung nakakuha natin, anong klaseng buhay or anong klaseng ano yung klase mapoprovide natin sa family natin? Ano yung dadedesign natin 5 years or 10 years from now? Right? Kasi ang cost of living na, especially here in Metro Manila, it's 50,000 pesos. So imagine mo, alam mo yon, 43 to 76, tapos ang cost of living ngayon in Metro Manila, lalo pag mabubuhay ka ng isang pamilya, nasa 50,000. Paano na lang? Right? So, importante na makita talaga natin ano yung, how much yung income na pumapasok sa atin. Ano yung mga responsibilidad natin? Di ba? So, dito, ma-highlight sa atin na, uy, yung kinikita ko pala, ano lang pala to. Hindi lang naman doon sa bracket mo na middle class, kaya na, hindi ko pala lahat matutupad. Yung mga bagay na inaasam ko, hindi ko kaagad to, ano yun, ma-achieve kapag kulang yung kinikita ko. So, importante ngayon na nandito ako sa iyo sana, i-work out natin yan. Kasi ang tanong dito, hindi naman yung income eh. Diba? Hindi naman tanong dito how much kinikita mo. Kasi kung wala ka rin naman na itatabi, wala ka rin na pinapupuntahan yung pera mo, ginagastos mo lang yan. Wala. Then, no? It's really how much you save. So, pero despite the fact na meron ka mga life goals, ang tanong dyan, paano? Imagine mo kung hindi mo kakarilin yung sana. And yet, maybe nakakapagtabi ka 5K a month. Imagine mo that 60,000 pesos per year. So, 60,000 per year in 5 years, that's how much? Around 300,000, guys. Diba? In 5 years, 300,000. Imagine mo, nag-iipon ka ng 5,000, dinidisiplima, nagsasakripisyo ka na, paulit-ulit, 5,000, isang buwan, tapos 300,000 yun. Enough na ba yun? Siguro pang down payment pa lang ng sasakyan yan. Hindi pa kasama dyan yung amortization, magiging amortization mo. Tama? Diba? Paano na yung pangarap mong bahay? Paano yung pangarap mo paparenovate yung bahay ng parents mo? Paano pag 10,000 lang yung naiipon mo? Right? Or maybe OFW ka, nasa 20,000 ka, or maybe, ano, alam mo yun, nagpapapromote ka. Pero always remember, sa corporate setup, especially here in the Philippines, diba? Isang position lang naman lagi nasa executive. Diba? How long would you wait for you to reach that level? So kaya may ganitong klaseng opportunity pwede kang pasukin para mas mapabilis. Hindi shortcut, para lang mas mapabilis. Kasi yung shortcut kasi ano yan eh, kumbaga ang connotation natin dyan, alam mo yun na parang ano to, get rich quick, right? At the end of the day, in USANA, you really need to exert an effort. Pero importante guys, syempre, no, kung magde-decide tayo ng opportunity, kung papasok man tayo niya, magiging open tayo dyan, kasi napakaraming opportunities dyan. Nandiyan ng ano, no, nandiyan yung mga NFT, yung mga coins, no. Syempre I won't ano na disclose kung ano yung mga specific coins, no. So nandiyan yung cryptocurrency, nandiyan yung, alam mo ba yun, ang daming mga pwede ka magbenta ng mga leche flan diyan, no. Pero sabi nga ngayon, no, ang importante syempre meron ka, no, sabi nga ni Chinky that sa panahon ngayon na punong-puno ng uncertainty, napakahalaga meron kang ibang source of income because we'll never know what will happen in the future. And it really makes a lot of sense. Pero sabi ko nga, no, despite the fact na magpapasok tayo ng opportunity, ang tanong pa rin natin, anong opportunity dyan? Yung papasukin natin dyan. So, tawa ako dito. Maybe, sabihin mo, no, hindi, sige, ano, usong-usong ngayon yung talpak. You know what's talpak? Because it's uso in Facebook. Right? So, yun yung mga wordings ng mga younger generation. Right? So, ng mga millennials. So, kung makikita mo yun, sabi nga dyan, no, that is yung naka, ano, that, ano yan, ngayon may tricycle na siya, pero dati siya Montero. Di ba? So, bakit? Kasi nag-online sabong. Di ba? Nag-online sabong. Sana hindi ganyan yung mga opportunity natin. Kaya nag-online selling ka dyan, no? Benta ka ng chicharon, di ba, ng mga gamit. Wala namang masama dyan. Pero sana hindi na-apektuhan yung dignidad natin. Yung iba talaga, grabe, lalo yung mga, hindi naman lahat, no? Siyempre, lahat ng mga kababaihan na ganyan. Pero kung makikita mo, grabe. Yung marketing nila para lang may mapanood. Di ba? Sana hindi tayo ganyan. Sinasakripisyo natin yung dignidad natin. Or maybe, di ba, may ibang networking dyan na bagong bukas na naman. Right? No, masisilaw ka because of income opportunity. Pero anong, ang tanong dyan, sino ba yung nag-start niyan? Gaano kaganda yung products niya? Sino yung mga makakasama? Sino yung mga
unang upline sa mga kasama ko dyan. Kasing galing ba katulad na nandito sa'yo sana? Di ba? Ano, katulad yung mga God-fearing din ba yan? Right? So, makikita mo yan, no? Credible din ba yan? May magagandang alam, track record din ba yan? So, importante yan. No, para hindi tayo masimulan. Kasi sabi ko nga, we don't just start an opportunity just to make money. Diba? Let's always invest in an opportunity that's legal, ethical, and moral. Lagi niyong tatandaan, kapag mali mo na simulan ng isang bagay, mali din ang ending niyan. Diba? Pag pangit mo na simulan ng isang bagay, ang alam mo yon, lalong-lalo na kapag nakakasira tayo ng ibang tao, nakakasakit tayo ng ibang tao, hindi rin talaga magsobra magpo-prosper yan. Right? So, importante talaga no, kung paano natin sinisimulan ng mga tao. Right? So, di ba yung iba marami hugot? So, pangatlo, di ba? So, of course, lagi naman natin tatandaan, importante yung pera sa pamumuhay natin. Di ba? Of course, yung iba, money doesn't buy happiness. But sa iba naman, money does buy happiness. Right? But at the end of the day, financial success is important, but character and legacy is more important. Pag wala na tayo sa mundong ito, kapag may mga sakit na tayo, kapag hindi na tayo sobrang active sa work or field of endeavor natin, ano yung masasabi ng mga tao na kasalmuha natin? Ano masasabi ng mga kapamilya natin sa atin? Did we had a good life? Did we had a positive contribution sa community natin? It's what more important, alright? So, of course, among all the opportunities, di ba? Isa sa pinakamaganda talaga and isa sa pinaka-workable talaga is yung Yusana. So, break free from the cubicle sa mga tao na nangangarap dyan na makapag-resign, makapag-retire na, no? Break free from that cubicle, run a Yusana business on your schedule because Yusana could offer you lots of opportunities. Kailangan walang talagang aralin at mag-exert ng effort. Right? Bawal ang ningas kugon. You know what's ningas kugon? Yung sa simula lang, simula, exert ng effort. After 1 month, 2 months, malumanay na, natatamad na. Dapat consistency is the key. Alright? So, ngayon, pag-usapan naman natin, no? Alam na natin yung realidad ng pamumuhay, right? Is kung ano ba yung, ano ba yung meron dito sa industriya to at yung sana. So, I'm gonna be running it, hindi naman talaga yung sobrang matagal. Number one, ito yung mga features ng network marketing or direct selling industry. Number one, wala tayong empleyado. Wala tayong masyadong malaking puhunan. Right? And lagi kong isa sa mga bagay na tutulan ko the other training with Mentor Dwarf, no, na remind sa akin, bakit maganda ba yung sana? Kasi imagine mo, kapag ikaw, kahit hindi ka kumikita, hindi ka naman masasabi ka agad na malulugi ka. Di ba? Kasi kapag ikaw, nag-open ka ng traditional business, hindi yan kumikita, tuloy-tuloy yung gastos. Tama? And mas malaking overhead na gastos. Meron kang pwesto, tubig, empleyadong binabayaran. Right? May mga registration ka na every year na nire-renew. But in your sana, di ba? Halos wala tayong ganun. No, anong kailangan mo lang gawin? Diba, ang kailangan mo lang gawin is mag-attend ka ng training, mag-goal set ka doon sa team mentor ninyo, no, sa business mentor ninyo, sa business coach mo dyan. No? Tapos, no, i-grow mo yung sarili mo para makapag-attract ka ng mga potential client, makaka-sponsor ka na naman. Ganun lang siya kadali i-expand. And hindi din limiting yung na tiga Luzon ka, makakakuha ka ng, ng mga customer or distributors din sa ibang lalawigan. No? Luzon, Visayas, Mindanao, mayan, or sa ibang bansa na meron niya sana. Okay, so, yun yung mga advantage. No? Hindi rin kailangan ng special degree. Diba? Tapos may chance tayo ng passive income. Tapos yung tax advantages, of course, guys, I would just like to highlight no, that we really need to register because Yusana is a legitimate business platform. So us, no, as Filipino citizen, we should also do our obligations sa government. No? Na mag-file tayo dyan ng ating BIR, mag-register tayo dyan as a multiple source income. Yung madali na yung process and maybe could consult your coaches and mentors, how would you able to do that, no? Pero yung tax advantages, dito mo lang makikita din yung difference talaga ng nasa corporate employment sa negosyante. Sa tax advantages kasi, sa corporate employment, mauuna yung deductions nila bago yung income, no, yung net income, no, yun yung savings nila. Pag negosyante ka, baliktad, nauna muna yung, alam mo yon, nauna muna yung save mo bago yung potential na mga expenses mo. So baliktad din talaga yung mundo. Right? So yan yung mga advantages. Kung ano yung perks ng mga traditional business owner, makukuha mo din as a Yusana distributor. So time freedom. Right? So time freedom, syempre lahat tayo gusto niyan. Okay? So yung magagawa mo or may mga pagkakataon kung gusto mo mag-travel, hindi mo na kailangan mag-leave or so mag-focus mo na sa family tapos tuloy-tuloy yung income. Yan yung mga nabibigay sa atin ng
you sana. And of course, the ability to leverage. Imagine mo, no, if you have a successful organization, no, may mga pagkakataon ka man na hindi ka, alam mo yon, na alam mo, you're not feeling good, or maybe, alam mo yon, you wanted to have a vacation because you successfully built your organization, you have the options already, no, because others people time, others people effort within your organization. No, katulad po ng mga sina Henry C, yun, na Gokong Wei, di ba, and mga successful na business people, no, na meron silang leverage ano sa effort at galing ng ibang tao, you could also have that details sa'yo sana. Ang difference lang, hindi mo binabayaran yung mga tao. No, wala kang gastos sa yun, wala kang pasahod. Right? So dito, you just pay it forward, na turuan din sila about the system. Paano nila gagawin din to, no? How would they expand, get their customers and business partners? And you could have that full benefits already about leveraging. So yan talaga yung sikreto talaga ng isang negosyante. Right? And gano ba ka ano, no? Gano ka ba, gano ba ka trendy yung opportunity natin, yung dropshipping model, no? Yung e-commerce business, yung health and wellness. So sabi nga ni Paul Zane Pilzer, he is a world-renowned economist, searchable naman yan sa Google. Right? So ano yan, talagang nag-a-advise talaga yan sa mga Fortune 500 companies and even sa mga well-known politician in the US. So kung makikita mo, sinabi niya nga, especially in his book, that the wellness revolution talaga is really a $1 trillion industry. Right? Yung e-commerce business is the $3 trillion industry. O asan ba tayo? How we distribute our products? How we promote USANA? Diba? Yung mismong products na lang natin, it's health and wellness. $1 trillion. So, huwag kang magduda, kunyari, kapag may mga malalaking komisyon na pwede kang makuha dito sa USANA. And pwede magbago talaga ng buhay mo because it's really a huge market. And sabi nga din ni Tito Robert Kiyosaki, diba, that network marketing gives people the opportunity with very low risk and very low financial commitment, diba, to acquire their own income-generating assets. So, ibig sabihin, kahit ordinaryong tao ka, wala kang experience at walang connection, tulad ko at maybe tulad mo, diba, because of this kind of industry, network marketing, pwede ka daw umasenso. From ordinary people, you could be an extraordinary because you could attend seminars just like this one, no, na magpapabago ng perspektibo mo. May matututunan ka mga life principles and techniques how you would grow your money, right? So, yan yung platform na pinasok mo. Okay? So, ito pa. Ayan, isa yan sa mga advocate ng platform natin. Network marketing, sabi nga po ni Jim Rohn, no, network marketing is really the big way of the future. It's taking the place of franchising. Diba? Prior to the pandemic, usong-usa yung franchising. O, ngayon yung nag-pandemic. Diba? Majority of the stalls, diba? Yung mga food cart, nagsasara kasi wala naman tao sa labas. Ano yung mga mayagpag, yung mga direct selling MLM company? Lalong-lalo na yung USANA because yung product natin is really the best. We are really the number one vitamin brand in the Philippines, no, for 3 consecutive years. Kaya that's why essential good siya, no? Tuloy-tuloy yung negosyo natin. So makikita mo, kung dati hindi naman sikat yung franchising, nang uso yung franchising. Dati, binabash yung industry natin, no? Alam mo yun, yung direct selling, MLM, diba? Pero fast forward ngayon, diba? Parang, alam mo yun, may kaibigan ka na nag-MLM, oh, okay lang kasi. Yun eh, no? Parang dati din, if we're gonna be relating into insurance, dati naman, hindi naman din sikat yung insurance, pero right now, ang dami ng tao, whether they are agent or alam mo yun, they're buying their own policies. Kasi nakikita nila yung importance. Eh. So, ganun din sa industry natin. So, alam mo yun, huwag kang mangatog dyan. Huwag kang mahiya dyan, that we should be loud and proud. Diba? So, all we have to do is to do it properly, no? Na hindi tayo, syempre, at the end of the day, maganda yung industry, maganda yung kumpanya, pero how we do it matters. Anong klaseng attitude ba yung ina-apply natin yan when we are in the field? Diba? Baka kalain nila na bubudol tayo because how we portray or how we project ourselves. So, ayaw naman natin ng ganyan. So, we should be doing it very professionally and ethically. Alright? And then, sabi nga, importante yung negosyo or yung platform na ginagawa mo, no? Lalo na pag nag-start ka ng negosyo, importante na sa internet yan. O, nasan ba yung USANA? Asan ba tayong lahat ngayon? Right? So, we could really do it and I hope we could really maximize this one. No, so si Bill Gates ayun sinabi, of course, one of the wealthiest people in the world, no. So internet talaga na ngayon, and even yung Facebook, 'di ba?
dahil lumalaki yung sakop nila, naging meta na sila. They don't want to be tagged as just Facebook kasi madami silang platform na ginagawa ngayon. Katulad ng yung sana. Red, pwede tayo ng online, pwede tayo ng offline. We could distribute our products. We could pick up the products offline, but we could, alam mo yun, we could set it up na madi-deliver na lang sa atin or sa mga customers natin. Right? So, isa sa mga advantage yan is yung titignan natin if we're gonna be seeing it. Capital income, recent effort. For someone who was really experienced in traditional business and nag-invest din kami ngayon, no? At sa mga part owner, di ba, yung mga investments natin, kung titignan mo din talaga how much yung capital, right? Napresentan na ako, hindi na network marketing, but na different mga business proposal, no? Ang laki ng mga capital, pero titignan mo gano'ng makataas yung risk, gano'ng kataas yung effort na kailangan mong exert, tapos yung income potential mo. Di ba? Yung iba, 5 years return, 7 years, 10 years. Diba? But in Yuzana, umisipin mo, so, ano siya, low capitalization, but after a month or two, you could distribute all the products, tapos pwede ka nang mag-ROI, tapos kumikomission ka pa. So, bawing-bawi ka na kaagad, no? Yun nga lang, yung iba, na, ano lang, eh, 27,000 lang yan, 47,000 lang yan, 20,000 lang ang yan sana. So, maliit yung tingin. So, akala, small business, no? But you really have to see beyond, no? Kung ano yung pwedeng ibalik. Alright, and then lesser stress. I'm not saying na walang risk yun sana, mas mababa lang. I'm not saying na hindi mo kailangan mag-exert ng efforts sa isang, mas mababa lang compared to the traditional opportunities katulad ng traditional business franchising. Diba, pag nag-open ka ng traditional, lagot ka sa marketing at saka sa competition. Okay? Kasi importante na maaral mo yan, ma-promote mo yan, no? Para hindi ka kainin ng competition. Diba? Tapos, alam mo yun, ma-workout mo na sustainable yung product mo. How many people, kunyari last year lang, nagbenta ng ube, cheese, and pandesal, yung mga binilahan natin from last year, mga kaibigan natin, nag-try niyan, no? Mga in-orderan natin ng ube, cheese, pandesal, bake sushi, mga umorder din ba kayo dyan? Diba? O pero ngayon, fast forward, nandyan pa ba sila? Right? Because titignan mo, no? If you're gonna be putting up a startup company, yung longevity niyan, yung product mo ba fit sa market? Alright? So, ang dami mga problema na. Tapos, pag-franchising, syempre, dahil ang laki ng kinapital mo, ang tanong dito, maganda ba talaga yung sistema? Maganda ba yung pwesto mo? Yung mga maybe, kunyari, kung may part owner ka, okay ba yung part owner mo? Okay, kung ikaw lang naman yung ano niyan, no, solely na nag-franchise niyan, marunong ka bang mag-check din kung paano yung sistema? Naaral mo ba siya? Kaya mo bantayan yung mga empleyado? Kasi definitely may empleyado ka niyan. Right? So, kaya mo bang i-sustain yung gastos? Kasi sa pag nagninegosyo ka talaga, yung unang buwan, yung unang mga taon yan, mas malaki yung gastos kaysa yung kita talaga. On the second, and so on and so forth pa yan talaga kikita. Right? So, importante, no? Maintindihan natin yan. Also, setting the right expectation. Di ba? Kasi maraming taon nakapukus ka agad, uy, nag-business na ako ng ganito. Katulad sa iyo sana, no? Nag-expect sila ka agad. Malaking pera. 'Di ba? Ang isang negosyante lalong-lalo na 'yung marami na experience. Naiintindihan niya mga unang buwan niyan, mga unang taon niya, hindi pa kaagad because they invest in knowledge muna. Hindi sila nakatingin kaagad sa income kasi nakatingin sila sa knowledge kasi pag naiintindihan nila 'to, kaya nilang i-sustain. Alam nila 'yung magiging pasikot-sikot, alam nila 'yung longevity. Doon tayo magfo-focus. All right? And kukumpara din natin 'yan sa traditional business and franchising. Kung titingnan mo sa traditional, ikaw lahat, magsisimula ka na lahat. Pag franchising naman, binili mo na yung sistema, binili mo na yung pangalan niyan. Di ba? Although meron lang yan royalty, no? Hindi mo 100% makukuha yung kita dyan. Right? Kasi finaranchise mo. But at the end of the day, malaki yung capitalization kasi kilala na. So, di ba magre-raise ka pa ng capital? But in yung sana, na-skip mo na yung sistema kasi sila Dr. Rez, Dr. Sinod. Right? And then yung mga corporate executives ng Yusana yung nag-isip na ng platform for you. Di ba? Kung paano, hindi na ikaw yung nag-isip. Di ba kung paano i-distribute at makakarating yan sa bahay mo or paano mo yan mapipick up? Sila na lahat gumawa niyan. Right? Yung capitalization is really workable. To be honest, alam mo yun, sa capital na 20,000, di ba, to 47,000 for a business, it's really small. Super small yan. Di ba? So all you have to do in Yusan is to build the team. All you have to do talaga is to learn how to build the team. Yun yung main focus mo. Diba? So build a team. Ang dali na, shortcut. So syempre, pag may team ka, kung sa traditional, ang tawag doon, syempre, nag-employ ka, dito naman, meron kang mga distributor, mga business partner, yun yung team mo. So quality team makes quality results.
Right? So dun, mas mabilis ka makakapag-expand, mas mapapabilis yung financial freedom mo. So nagmamatter na lang how fast you're going to be building a team. So hawak mo yan sa mga kamay kung gaano kakabilis. Right? So USANA is really easier than other business models. So lack of training sa immersion na lang yung nagpapahirap. So wag sana maging ahad lang yung takot ng duda mo. Right? Lagi nyo tatandaan po, no, napakaganda po ng USANA. No? So from 1992, diba, magta 30 years na po ang USANA, especially next year, August, may grand celebration tayo dyan. No? Ngayon, pa 13 years na yung USANA. Kung iniisip mo na, baka scam yung USANA. Grabe, ilang administrasyon na ng presidente yung nagdaan. Diba? Ang tagal na ng USANA sa US. Dapat na-highlight na po yan or maybe na-news na po yan. Okay? So, pag ni-research natin talaga yan, no, USANA is really for long term. Pag naiintindihan natin yung stocks niyan, yung IPO ng USANA, makikita mo talaga na it's really for long term. Diba? Yung practices ng USANA, ng management, how they handle everything, no? So, makikita mo talaga it's very sustainable. So, hindi dapat tayo nagkakaroon ng takot at duda dyan. And dito sa atin sa Pilipinas, kung makikita mo, yung USANA sinabi dyan, no? Although it's way beyond yung Najaro yung shop, but even up to now, presently, USANA Philippines, especially in the district of Makati, may head office natin din sa Philippines. Diba? Na-award na yan. It's one of the taxpayer. Right? So, especially sa distrito kung saan siya, alam yun, saan yung office niya, saan nakatayo. No? Imagine mo being one of the taxpayers. Ibig sabihin, ano tayo, compliant tayo sa government. Hindi tayo nang gagancho. Okay? And of course, zero debt yung company if you're gonna be researching about it. And yung industry yung kinabibilangan natin, again, right, it's very huge. Kung makikita dyan yung, ano, no, yung market cap ng ano natin, ng industry natin, napakalaki. Mas malaki pa yan kung ano yung industry yung kinabibilangan natin paminsan sa work natin. Okay? And sabi ko nga, napakaganda ng USANA because number 100 potency guaranteed. Diba, minsan may mga ano kayo, no, na parang bakit ba somehow yung USANA sometimes may reaction pricey siya. Yung even distributor na lagi niyang tatandaan. Diba, yung bioavailability, especially yung sales sensors natin, it's 96%. So imagine mo kung ano man yun nasa label, nasa nutritional facts, majority of that na-absorb natin. O kasi naman nagsettle tayo sa how much lang. Yung tagpa-5 pesos dyan ng mga vitamins, pero majority na iihi naman natin, halos wala rin na re-retain na nutrients sa katawan natin. Diba? So yun yung advantage. Diba? Tapos, athlete approved tayo, kaya nga, no, tied up na tayo sa PBA, doctors approved, pharmaceutical grade. And sa mga athletes natin, no, meron tayong ano, no, athlete guaranteed program. Kapag yan, nagko-compete yan at nag, alam mo yun, nakitaan sila ng bad substance, no, katulad ng mga steroids, bibigyan sila ng USANA ng $1 million. But so far, ano, no, up to the start ng program na yan, for how many years? To almost 2 decades. Diba? 2 decades. Diba? Imagine mo yun, no? Wala pa nakakuha. So, ganoon kaganda yung USANA. And again, gusto ko lang i-highlight for 3 consecutive years. Euromonitor search yan. Sa mga companies, yan din yung ginagamit nila kapag nag-research sila. Diyan sila nakabase. So for 3 consecutive years, the number one vitamin brand in the Philippines is USANA. So it's really, ano, no, it's really a big deal. Hindi po yan joke. Okay? Right? So, ayan. So, and of course, pwede natin expand ang USANA international, no? So, kung may kakilala ka dyan, you could really tap, no? Ang maganda dyan, hindi mo na kailangan mag-file pa ng mga kung ano-ano permit. Okay? And then, ito yung mga products. Alam naman natin yan. Yung essentials and bestseller natin. So, mga para sa mga kiddos, 2 to 12 years old, we have use animals. And then, we have optimizers for our specific health need. Meron tayong for cardiovascular, meron tayong for cellular, meron tayong for digestive, meron tayong pang skeletal, meron tayong pang may nervous and endocrine. No? So, di ba, ang kailangan lang natin, syempre, umatend tayo ng mga product training and even yung USANA nagpo-provide natin. So, attendant lang natin yan para mas ma-master natin. Alright? But, sabi nga, whatever na kinakailangan mo, we have it. Especially about health. Alright? So, we also have weight management for adults, no? So, ito yung kung gusto mong mag-manage ng weight mo, lalo na pag gusto mong magpapayat, all you have to do is to follow the program. And definitely, makikita mo yung effect niyan. And pag nag-lose ka ng weight, it's very healthy way. Alright? And then, we have also for skin care, if you really wanted to take care of your skin, wanted to improve your, alam mo yun,
skin tattoo, especially yung sa face mo, na mabawasan maybe yung mga pimples, di ba, mas mag-clear, mas mag-glow, di ba, maybe I think you should really try this, right? So, isa ako dyan, sa mga nakikigamit dyan, no? Nakikigamit ako dyan. Lalo na kasi, si Florence is, ano, no? Talaga pinapromote din niya yan, okay? So, paano ba tayo kikita, right? So, I hope buhay pa kayo dyan, yung mga taong nakikinig, no? Could you type 2 in the chat section? Kasi malapit na tayo, guys. Malapit. Complan na. Ano na tayo. Konting ano na lang. Hinga-hinga. Right? Could you type 2 at matatapos na tayo? So, paano ba tayo kikita dito sa iyo sana? Right? Yung compensation plan. Of course, before I highlight yung apat, gusto ko lang ulit sabihin na meron mga travel incentives dito. All you have to do is to know the qualification. Ano yung mga kailangan kong gawin, no? Para mag-qualify ako sa mga travel at ma-experience ko yan yung mga libreng travel incentive. Na pwedeng good for 2, good for 4, and after good for 6. No, kailangan lang malaman mo yan. So, may mga different programs tayo dyan. So, consult your uplines and consult your sales managers in your region. Alright? So, sistema po dito sa iyo sana para lang sa mga bago, i-highlight ko lang ulit. Bawat produkto na meron tayo, meron po tayong points. Yung points ako, nagiging dollars po yan. So, in short, para po tayong mga credit card, yung SN Advantage card, bawat gamit natin ng mga products na yan, yung points na pwede ma-accumulate and could be converted into income. Right? So, once nakapag-avail ka, no, ng kit ng yun sana, yung binili mo, it's 100% products. Yung worth yan, right, is mas mahigit pa doon sa binili mo. Okay? Kasi lalong-lalo kapag ibibenta mo. So, nakuha mo yan na 20% discount in initial purchases mo pa lang. Tapos 10% lifetime because of another program which is called Auto Order. Now, dito po, meron ka na may ID number, may lifetime discount ka na, may website access ka. Tapos may mga trainings katulad nito na pwede kang attendan at meron kang team support, no? Para matulungan ka talaga maging successful. So, unang-una po talaga dito is number one, is really about retail, no? So, kapag naiintindihan mo yung negosyo mo, no, syempre, alam mo talaga na may market dyan. May mga tao naghahanap talaga para maging healthy. 3,250 yung distributor price natin, pwede mo yan tubuan. So, kailangan may markup ka. No, huwag kayo magbenta ng palugi. And siguro, no, i-highlight ko lang, if you ever, you're gonna be experiencing, may nagbebenta na mas mababa, may nakikita sila sa mga different social media platforms or mga online selling site na mas mababa. This is how I really handle it. Right? So, especially for someone who's been doing USANA. Number one, I always talk to my clients because even us, na-experience namin yan, biglang, may mas mababa sa ganito. Right? Lagi ko sinasabi, I've been doing USANA for, kunyari, 9 years, 10 years already. And ang sinasabi ko talaga sa kanila, na yan, di ba, ako nagninegosyo ko ng USANA. Yung mga nakikita mo dyan, hindi yan nagninegosyo. Maybe nagbebenta lang yan ng palugi. Di ba? Nagbebenta yan. And ang tanong dito, how long sustainable nila magagawa yan? Right? Paano pag nawala yan? Saan ka ulit makukuha? Diba? So sa akin, pag kukuha ka, ang mga bibili mo sa akin, number one, yung credibility na safe, right? And alam mo yun, na secure talaga yung products mo, na nagaling talaga yan sa iyo sana, hindi na tamper yan. And at the same time, yung customer service. Every time that you are gonna be having questions, no, nagka-problema sa shipping, sa delivery, sa products, o kaya sa mismong umiinom, you could always consult me. Eh, paano pag sa mga ganyan na hindi naman credible na kukuhaan mo? So, sana mga distributed video, natututo talaga tayo dyan, no? At the end of the day, yung mga taong yumayabong ang negosyo talaga, ito yung mga taong gumagawa ng tama. Right? So, yung mga taong hindi gumagawa, pansamantala lang yan. Temporary, ano lang yan? Temporary gratification lang yan para sa kanila. Alright? So, ayan. Okay, so dito of course, imagine mo na lang kung maganda ka mag-markup or kita mo yung client kaya naman. Yung ini-income mo na maybe 300 na markup, 200 to 500 pesos na markup, katumbas na yan halos ng full-time income eh hindi mo naman 8 hours ginagawa yung isa na pa 1 hour lang, 2 hours, 'di ba? 3 hours. So dito no, pag nabenta mo yan sa loob ng isa ng 2-4 na linggo, ROI ka na. Nabawi mo na yung puhunan mo and may repeat orders, alagaan mo ng repeat orders mo. Tapos kahit wala kang cash, pwede kang bumili ng credit card. So weekly commission, kailangan mo lang siyang i-match yung left and right kasi yung compensation plan natin ay tinatawag na binary. Okay? So dito, minimum of 20% yung nakukuha mo. Ang minimum na points ay 125 points. Every time na may 125 points ka left and right, yun, nakukonvert na yun sa dollars. Pag hindi man pantay, ang importante, titignan mo lang kung ano yung small side. Tapos i-calculate mo yon, i-times 0.20 mo lang, nandun yung commission mo.
whether may butal, may din hindi pantay, titignan mo lang lagi yung small side. So katulad sa diagram na to, sa left side daw niya 1,000 points, sa right side ay 500 points. Kahit hindi mo kilala yung mga tao, as long as they are under your organization, magko-commission ka pa din. Walang limit-limit dito sa iyo sana. Easy to understand. Right? So that's why yung promise talaga ng leverage and passive income is really possible. Okay? So 1,000 points, 500 points. Okay, so makikita nyo, titignan natin yung small side, 500 points times 20, you get 100. Right? So that's why 500 points left and right, okay, ang tawag doon, $100. So ito yung mga ranks na pwede mong makuha dito sa iyo sana. Yung nag-$100 is called a believer, yung $200 is builder, $400 is achiever, $600 is a director, bronze is $800, silver is $1,000 in 1 week. Right? So doesn't mean na you are called that rank. Sustainable yan, tuloy-tuloy. Tandaan mo, yung effort dapat consistent every week. So it varies. Right? But for you to have an idea, yan yung potential income natin each and every week. So the moment na masustain mo yung $1,000 in a week and lalo magawa mo yun in 4 weeks, you're gonna be called a gold director already. Alright? So, ibig sabihin na may organization ka na talaga. So, ito naman yung matching bonus. So, ito yung Premier Platinum Pay Setter, PPPS. Ito yung goal mo habang nagsisimula ka yun. Ang goal mo is mag-sponsor at least 4 people within 56 days. Okay? Mag-accumulate ka dapat ng 1,600 points and magkakaroon ka ngayon ng 15% matching. Alright? Match. Ano yun? Right? So, siguro, para mas mabilis tayo, right? Ang explain ko lang, every time na may sponsor ka na kumikita, yung kinikita niya, of course, buo niya nakukuha yon. But you sana would reward you. Rewardan ka niya. So, ang kunyari, $100, kumita yung distributor mo, ikaw yung nag-sponsor dyan, ikaw yung nagpasok niyan dito, no? So, yung 15% nun is $15, yung $100 niya. So, yung $15 reward sa'yo ng USANA because of your effort. So, the moment na tutulungan mo yung mga sponsors mo na maging successful dito, the moment na lalaki din yung matching bonus mo. So, napakaganda ng program kasi, di ba, teamwork talaga siya. Right? So, isa sa mga program, no, sa ano, ways of to earn natin na pwede i-connect is really auto-order. And this is really the secret of USANA why it's really very sustainable. Right? So, for almost 30 years, di ba, for more than 20 years, ayan siya. Okay, so, ito yung you could really get leverage income and passive, di ba? So, on top of the distributor price, you'll get additional 10%. So, pag sinet up mo yan, no, gamit ang hub mo, di ba, sa website mo, no, instead of 3,250 kuha mo dyan, makukuha mo na siya 2,925. Di ba? Save 10% on all your USANA products. So, ang kailangan mo lang gawin is i-set up siya. Kung hindi ka marunong pag gumamit ng hub mo or ng website mo, magpapaturo ka lang sa teammates or uplines mo. Right? And, ngayon, naiintindihan mo yung comp plan. Ano yung kailangan kong gawin? Ano yung kailangan kong maintindihan? Right? So, konting hinga na lang, guys. Kaya natin to. Number one, you should know your why. Bakit mo kailangan gawin yung USANA? Para saan ba siya? Diba? Bakit kailangan ko bang umeffort dito? Bakit kailangan kong galingan? Bakit kailangan kong pag-aralan yan? Diba? Bakit ko ba kailangan pasukin to? Diba? So, it's very, very important for us. So, ano yung alamin natin yung purpose natin? And then, gumawa tayo ng dream board. Para sa mga pagkakataon, maybe na-frustrate tayo at na-disappoint tayo. No? Meron something na nagre-remind sa atin. And then, it's very, very important na let's somehow, no, medyo mag-think tayo long term. Hindi tayo nakatingin ng sige, tatry ko yan ng 1 month lang. Pag hindi gumana, ayoko na. Walang opportunity na yayabong kapag gano'n ang mindset natin. Dapat at least somehow, effort tayo 1 year. No? Set a 1 year plan. So by from there, you determine your phase. Malaki ba yung pangangailangan mo? O sakto lang? Diba? Maybe part-time lang ako. Diba? Mga 20,000 per month. Okay na ako on my first year or second year. No? I mean, during those times na nagsisimula ako, magkano ba yung hinahangad ko? Ano ba yung binibuild ko? Right? Or, hindi, ito, magre-resign na ako. Okay, ito na yung gagawin ko talagang career. Diba? Kailangan mga 60,000 man lang para, alam mo yun, mabitawan ko yung work ko. Diba? Or maybe, diba, ito talaga yung gusto mo and, alam mo yun, tatratuhin mo talaga sa malaking negosyo. Gusto mo kumita ng malaki. Tapos para makapag-invest ka kaagad, diba, gusto mo mag-100,000. You should know your face. And then by that, yun yung sasabihin mo din, no, sa nagko-coach sa'yo or nagme-mentor sa'yo na, paano ba kumita ng 20,000 per month? Or paano ko ba mararating 100,000? Kasi yun yung goal ko. After 1 year, sana mag-100,000 ako. How would I reach that level? So, para proper yung game planning niya sa'yo, yung goal setting niya. Right? So, for you to be able to work out dito sa'yo sana is have the right mindset and attitude. 80% attitude, 20% skills. Importante may knowledge ka.
right? Learning versus earning. Importante na ikaw natututo ka, no? Focus ka muna sa learnings. Okay, bago yung earnings. Yung earnings dadating yan pag mas naiintindihan mo na yung pinasok mo. Okay? And of course, walang shortcut. Importante yung mag-exert ng effort. Importante yung work ethic. Diba? So kung gaano kakabilis maging successful, gaano kakabilis mag-adapt, gaano kakabilis kumita, depende yan sa work ethic mo. Right? Gusto mo maging successful, gusto mo mag-rank advance, work ethic. Pangatlo, importante yung GLLA, yung good learning and listening attitude. Importante yung yes coach or yes mentor. Yung mga coach and mentor mo, wala ibang hangad yan, no? Kundi maging successful ka because they are, you are also part of organization. Imagine mo, kapag tuturuan ka ng mali at masama yan, kaninong organization yung maapektuhan, di ba, sa kanila din. So that's why, alam mo, submit ka lang dyan, okay? Because gusto nila yung mapabuti ka lang. And of course, be humble and empty your cup. Don't be an acne and AIDS. Ano yung acne? Yung, alam ko na yan. Tuturuan ka ng isang bagay. Yan. Narinig ko na yan. Alam ko na yan. Paano pa tayo mag-grow niyan kung ganun lagi yung opinion natin na ganun tayo, lagi yung feedback natin? Ano yung AIDS? Hindi yan sakit, ah. Right? So, hindi yan yung disease. Right? Nakakatakot na sexual disease. Hindi. You, as if you're doing something. Pag kinamusta ka na ng coach mo, nag-mentor sa'yo, lalo nagsisimula ka, no, building foundation ka pa lang dito. Ano, gumawa ka na ba ng prospect list? Nag-attend ka ba ng training? Ano ginagawa mo ngayon? Namam-prospect po? Ay, nakikinig po. Nagbabasa po. Pero hindi naman talaga. Di ba? So as if you're doing something na ikalalago mo pero hindi naman. So I hope hindi tayo nagpapanggap. Di ba? Kasi sayang lang. Okay? So if ever you face discouragement and challenge, I just wanted to remind everyone na if you feel discouraged and alam mo yon, discouraged, acknowledge mo lang yan, umiyak ka, di ba, ma-frustrate ka, pero sana huwag ka lang dyan ma-stuck. Lagi mo lang tatandaan na it's part of the success process. And huwag mo kontrolin masyado yung mga bagay-bagay. Minsan doon tayo na-frustrate, di ba, sa mga expectation ng ganyan. So sana iwasan natin magalit. Di ba, pag nagagalit tayo, lalo tayo na-discourage. So focus ka lang. So on what matters, i-focus mo yung sarili mo na napagalingin mo yan, no? Nag-develop mo yung skills mo, develop mo yung knowledge mo, then focus ka lang, eyes on the prize. It doesn't matter how long it will take. So, ang importante, yung one moment na makuha mo yun kasi that will gonna be changing your life forever, right? So, yung one moment na yun, yun yung nagmamatter. So, just continue persisting and creating milestone. Okay, one step at a time, right? From believer, builder, on whatever team ranks, no? Na pinaprovide ng team nyo. Tuwain mo lang yan. Okay, yung small milestones na yan, may progress din. And progress creates confidence. So, the moment na nagiging confident ka, mas lalo kang gagaling as mas grabe yung results na pwede mong makuha. So ask, help, and consult always your business mentor. Lagi mo nga tatanda, sabi nga ng quote na yan or sa movie na yan, di ba? Pag may nagsabi sa'yo hindi mo kaya, huwag kang maniwala. Right? So lagi mong tatandaan. No? Lagi mong tatanda. Huwag mo kaagad paniniwala at ibang tao. So stop worrying about what can go wrong and get excited about what can go right. So again, di ba? Ano yung kailangan mong gawin? No? Have a USANA notebook. Write your prospect list. Okay, especially for those people who really wanted to career USANA. Nakikita mo seryoso ka dito. Have a USANA notebook. Yung mga ganitong klaseng orientation, yung note ko talaga. It's something na binabalik-balik ako. Nung panahon namin, uso pa yung recording. Papakinggan ko pa yun kung sino yung mga nagtotalk, yung mga mentors natin, papakinggan ko yun. Tapos sulat ko yan para if I'm gonna be an innovating the system or alam mo kung paano nila ginagawa, if it fit ko yun sa personality ko, alam ko, no, properly guided ako. So yan yung nagmamatter, yung notebook. Diba? Tapos prospect list, it matters as well. Alright? So, yun yung para makakapag-expand talaga tayo yung 200 names. Diba? It's easy. Kasi kung magamit ng social media, napakadami yan. Alright? So, ito naman yung mga dapat na mga nakakausap natin or, alam mo, tatargetin natin. Right? For our business to expand fast. Okay? And I hope, no, lahat tayo, again, meron tayong hub. Okay? May memorize mo yung ID number kasi majority ng mga tao, 'di ba, memorize yung number ng crush nila pero hindi nila memorize yung ID number nila sa USANA. Guys, yung crush mo, hindi ka papayamanin yan. Sasaktan ka lang yan. 'Di ba? Pero yung ID number mo dito sa USANA, hindi ka sasaktan yan. Papayamanin ka yan. So, dapat yan yung mas i-priority natin. 'Di ba? Yung mga naghahapo dyan, may mga huyuhugot yan. 'Di ba? Ang hirap umasa. Right? So, the concept of inviting, ito na, patapos na po tayo. Right? So, gusto ko lang i-highlight what you're gonna be doing in USANA is you're gonna be educating people. In comparing lang, in comparison po in corporate setup, yung other gonna process nila is hiring. Naman, dito naman sa atin is inviting. So almost the same yung process. Right? But of course, sila may employed sila, may contract, may sahod. Sa atin dito, hindi. Okay? So we invite people,
right? Kasi doon tayo kukuha ng product movement natin, ng points natin for us to expand, no, our platform, no? So yung sales volume na yun, yung nag-generate na income, okay? So of course, hindi naman lahat nakakaalam ng USANA or ng team natin. So tuloy-tuloy lang. So two basic tips in inviting, right? Yung ibibigay ko sa inyo. Number one is form. I know some of the na nakaka-attend, yun yung mga basic. All you have to do is the form, family, opportunity, recreation, and before you message. So ang goal mo dito is makapag-establish ng rapport. Nag-chat ka ng mga tao, nangangausap ka, nag-PM ka, nag-text, or tumatawag ka kasi gusto mo kuha yung contact number nila and malaman mo yung needs nila. Right? So third-party approach. So dito, okay, alam mo yon, alam mo na, hindi siya direkta. Uy, magkakilala ka ba? So dito, mas may iwasan mo kasi yung direct rejection. No, mas minsan kasi mas curious yung mga tao kapag hindi sa kanila nakadirekto yung gumagamit ka ng third person, no? So example, no, kung paano kakausap ko na rin pag family. So syempre lagi mong tatandaan pag family, kailangan ka-close mo. Ang weird naman, lalo kunyari hindi mo ka-close sa Facebook mo lang nakilala, tapos kinamusta mo, kumusta na? Saan ka ngayon nakitira? Iba-block ka kaagad niyan, di ba? So syempre gagamit tayo ng common sense doon. No? Dapat ka-close mo 'yan. Di ba? Kunyari family. Pinamusta mo, kamusta na si mami mo? Tapos hindi naman kita kakilala, never kita nakausap. Tapos tinatanong, stalker ka ba? So syempre, may level of closeness. So alam mo dapat yung approach. Pero kapag kunyari ka-close mo, di ba, yan yung mga bunga. Kamusta na? O nag-asama mo sa love life, pre. Ganyan, mga ganyan. No? Nag-health assessment ka habang kinakausap mo. Yan kasi tinitignan mo kung ano yung needs. Ano yung hindi na health assessment, pati yung financial assessment. No? Kung kailangan ba yan. Yan yung goal mo. Oh. So occupation naman, mas madali yan. Lalo pag hindi mo kakilala, yun yung mga yun yung mga entrada mo, hindi mo masyado ka-close. Uy, kamusta? You look familiar. Di ba? Saan ka na ngayon nag-work? Di ba? Grabe. So, kamusta? Di ba? Ganyan. O, big time ka na ata. Right? O, parang nakita kita. Di ba? Yung mga kung ano mga entrada. So, ito, these are all example. But, highlight, kapag hindi mo masyadong ka-close, pwede maybe siguro magtanong ka, saan nga ba tayo nag-meet, sa work ba? Sa anong event ba? Ayan. Right? Paano ulit tayo nag-connect? Ito naman, example ng third party. O, kunyari, pwede mo yan gawin. O, naalala ko nga pala yung team leader namin, yung director namin, yung business mentor, whatever na skill mo. Naghahanap ng mga bagong new associates or for part-time. Diba? Mga 20,000 compensation, baka may kakilala ka interested. Diba? Tapos tatanong yun, paano yan? Pwede ba ako dyan? So, syempre, hindi ka na makaagad-kakagat. Diba? Ayaw mo magmukhang sabik na sabik, yung parang hindi ka nakabenta. So, syempre, pakipot ka ng slight. Diba? Check mo muna yung schedule. So, sasabihin mo ito yung mga ganitong bagay kasi para maiwasan mo yung cancellation. Diba? Big time ka na ana eh. Kailangan mo pa ba? Pag sinabi, di, sige, open ako dyan. O, if ever may vacancy lang, sige, re-refer kita. Pero sure ka ba talaga? Mamaya mag-cancel ka. Kapag pinaschedule kita, maka-apekto pa sa performance ko. Diba? So I hope it really helps you, ha? Right? So, you could take screenshot naman and then later on, you write it on your notebook. Alright? So, ito, quick lang sa system. How would you handle it? Importante, di ba? May isang wait lang po, no? sige. So, may isa pong, may isa or dalawa mag-assist sa atin, mag-edify, and then mag-ABC, alright? And then may ABC tayo, alam natin yung i-highlight, ano yung market natin. Tapos we prepare, and then we mirror yung mga tao makakausap para hindi maging comfortable sila. And then pe-presenta na pwede, open mind, ipipresent, iko-closing, iko-follow-up. And then may meeting after meeting. So every after presentation, every after training, kausapin mo lagi yung nag-guide sa'yo. Para ma-evaluate kung naiintindihan mo yung mga discussion or ano yung nangyari sa mga presentation, ano yung mga things to improve mo. Alright, so system for new pay-ins. So, kailangan mo lang gawin upon joining yan. Syempre, dapat natuto kang mag-encode. Hindi habang buhay, i-assist ka dapat. So, dapat may initiative tayo dyan. And then after that, warm welcome natin yan. After na i-warm welcome, mapakilala mo yan sa GC, sa mga teammates mo, sa mga session ng mga ganito. No, we welcome, may papa-orientation mo yan, napapa-attend mo yan dito para alam niya kung ano yung pinasak niya. I-add mo yan sa team page, sa mga GC. Di ba, lalo kapag business builder, remind mo, pag-uusapan niyo kung ano yung mga schedule, yung weekly planner niyo, kailan kayo ulit magkikita, ano yung mga a-attendan niya, kailan siya mag-guest, pag-uusapan niya yan. And then kung ano yung mga online modules, mga save videos dun sa team page natin, or yung mga kailangan niya panoorin, yung mga save videos, no? Yung mga links,
no, para mas maintindihan niya yung sana yung mga power session, power hour sessions para makaka-invite siya. And then yung mga asking tips, yung peso session natin yung sana. It's all very, very important. Sa mga, sa inyo, lalong-lalong sa mga tao nagsisimula. Alright? So, always remember, if you don't like your current reality, be strong enough to change it. Alright? So, salamat po at yun lang po. Sana nag-enjoy po kayo. Thank you and good luck po. Hope you learned something. God bless us all. Thank you for listening. Thank you, Mentor RV. It's such a beautiful night that we are able to be empowered once again by one of our world-class mentors. So could you please type thank you, Mentor RV, for giving us that great value. And of course, no, just like our world-class business gurus, just like Bill Gates, just like, of course, Tito Robert Kiyosaki, and of course, Paul Zane Pilzer, our economist, who always say that we have a $1 trillion market. We too should maximize the great opportunity. And very generous din ni Mentor na binigyan niyo pa tayo ng pro tips and tricks for us to grow our USANA business. So everything is already given to us in a golden and even a diamond platter. All we have to do is to massively apply it. And for everyone, the tycoons and of course world-class, of course professionals in the house, I know all of you have goals and aspirations, and together let's end the year strong. So thank you so much for attending the new distributors orientation, and I know you're so excited to end the year strong and welcome the new year with a bang. So this has been your wellness and transformational coach saying keep thriving, keep growing, because you deserve the best. Much love and have a great evening.